Siyempre pinangunahan ng aking husband na si Dave Almarines, na ano, siya ang founder and I'm the co-founder. Soon, malalaman niyo kung what is all about E-First Ventures. And by March, pwede ko na i-reveal kung ano yung pinaghahandaan ko rin para sa inyo. So for everyone, as my 30th anniversary offering to all the people who supported my career. Ang bilis, no? Oh. 30 na pala. 30 na? Oh, grabe. Ano ba na, na-imagine mo ba na magtatatlong dekada ka sa industriya? Ang bilis malakas, di ba? Nawawala. Well, I'm very thankful. Siguro, ano lang, yun nga yung sinasabi, kailangan you keep grounded pa rin kung ano man yung success na ano mo. At okay pa rin naman ako kung di ako bida lagi. Kasi that's, you know, that's your passion eh. Napamahal ka sa trabaho mo. Pag mahal mo ang trabaho mo, hindi ka na, ay gusto ko lagi akong bida. Gusto ko. You need to try all kinds of portrayal, supporting, mother, malandi, ganyan, whatever, lahat. If you're an artist, hindi ka masyado magiging, ano to, yung may restriction. Yeah. Kumbaga parang you want to, sa dami na nagawa mong role. Versatile ka lang. Oo, dapat versatile ka para tumagal ka sa industriya. And mahalin mo yung craft mo, mahalin mo yung mga people in show business, di ba? Yung mga taong sumusuporta sa'yo. Yun. And yun nga, and very thankful ako kasi yung si Dave, supportive sa career ko. Siyempre, alam niya ang passion ko to. But I'm trying my best na maging ano rin ako, magampanan ko pa rin as a wife, as a mom, as a entrepreneur. Kahit may nagtatrabaho ko, I'm trying my best na ma-manage ko yung time. Doon ba sa 30 years mo na yun, naramdaman mong malaos? Hindi ko kasi nilagay sa utak ko na sikat ako. Kasi pag nilagay mo sa utak mo na sikat ka, pag nawalan ka ng project, doon mo may isip na laos na ako. I'll be honest, may mga nakausap akong artist before, talagang they ask me, kasi wala nga silang project, parang they ask me, laos na ba ako? As in talagang they ask me like that, sabi ko, ha? Huwag mo isipin yan, din ganyan. So ako, pag wala akong project, kasi gusto kong, I'm kind of workaholic person, pag wala akong project, nagbi-business ako. Para hindi ko maisip na, ba't wala akong project, wala akong ginagawa, ba't ganun, laos na ba ako? So hindi mo maisip yung ganun kasi pag wala kang work, sa katutak din yung ginagawa ko for my business. Nag-iisip ako na ano bang pwedeng gawin. Para pag wala akong work, meron akong ginagawa at meron akong fallback someday. Yun. So, right now, ito, it's another business which is dito na tayo yung future natin patowards na dito sa yung ginagawa ng E-First Ventures. Doon sa tagal na panahon na yun, hindi mo rin naisip mag-quit? Well, sa showbiz per se. Hindi naman. Wala pa akong instances na, I quit! Kasi na-frustrate ka, walang ganun. Wala. Ano lang yan eh. It's a matter of kailangan mo lang mag-rest minsan. Sasabihin mo mag-quit kapag sobrang pagod na pagod ka na. Yung burnout ka na. Walang ganun. That's why I see to eat na once in a while, nag-hike ako. Tapos mag-vacation ka, you need to unwind eh. Para maano yung hindi dumating sa point na burnout ka na sa ginagawa mo. Yung everyday routine. Diba? So, kailangan binibreak mo yung cycle. Oo. Na minsan, o sige, pahinga muna ako. Hindi muna ako tatanggap. Yun, para medyo makarecharge ka. Para ma-refresh ka ulit.
Kasi maninis mo rin yung trabaho pag ano yun. Sinong naalala mo si sikat na artista na natarayan ka or... Dati? Ay, may alam naman to ni Ate Osam. Before, si Ate Osam tinarayan ako noon sa ano sa set namin na yun. Movie na bida siya, supporting lang ako. But, you know, but can, you see, we're good friends now. Diba? So, ano, tapos meron pang isang artista noon, pero I will not mention na. Ano sabi mo sa sa'yo dati? Eh, kasi ano eh, late ako noon eh. Milagari ako. So, ano, ano, si Ara, saan na? Ganun. Eh, pagdating ko, umalis siya. Parang ganun. So, grabe rin kasi yung lagari yung time na yun. Hindi lang isang pelikula ginagawa ko noon. Nung time na yun, kasi pwede talagang ano eh, uso yung tatlong movie ginagawa mo sa isang ano, cycle, di ba? Lagari.